Good morning! Nandito naman tayo sa bagong araw at bagong luto. Ayan. Today, magluluto tayo ng boiled eggplant. So, manood kayo. Okay? Ng isang eggplant, hadiin natin to sa dalawa. Ayan. At pagkatapos, iprito natin to siya hanggang maluto. Magsalang tayo ng kawali. Lagyan ng mantika. At kapag uminit, prituhin natin yung ating talong. Habang inaantay natin mag-init yung ating mantika para maprito yung ating talong, prepare natin tong ating kamatis, dalawang kamatis at saka sibuya. Blend natin to siya. Check natin yung ating mantika kung mainit na. Ito, mainit na. Sinilid ko na yung eggplant. Ngayon, magsalang tayo ng panibagong frying pan. Maglagay ng mantika, kaunti lang. Maglagay tayo ng garlic paste, 1 teaspoon, regular spoon. Tapos ginger paste, 1 regular teaspoon. Mix, mix, mix. Check muna natin yung ating eggplant, baka sunog na. Okay, hindi pa naman. So, good. Good to go siya. Pag naamoy nyo na yung garlic and ginger paste, ibush nyo na yung tomato sauce. At habang hinahalo natin to, i-check nyo yung eggplant nyo. Meron ako ditong half bunch ng coriander leaves. Tatarin natin. Okay, so ngayon ilagay natin to doon sa ating tomato paste. Sauce pala, hindi paste. Ayan, mix, mix, mix. Tanggalin na natin itong eggplant. Ready na siya. Lagay natin sa paper towel para matanggal yung mantika. Meron tayo ditong 135 grams. Pero 1/4 lang ang gagamitin nating tomato paste. Mix natin. Meron ako ditong 70 grams na minced beef. Nahugasan na siya. Maglagay tayo ng 2 cups na tubig. Kaya natin itong kumulo hanggang sa mag-reduce yung kanyang tubig. Ayan, nangalahati na siya. Ayan natin ng mint na chinap. Regular teaspoon yung ginamit ko. Ngayon maglagay tayo ng spices. 1/8 teaspoon ng black pepper, 1 teaspoon curcum or turmeric, 1 teaspoon cumin, and 1 teaspoon arabic masala. Mix, mix natin. After 15 minutes, pwede na natin ilagay dito yung ating karne. Habang inaantay natin yung 15 minutes, gumawa tayo ng bechamel. Nagsalang ako dito ng kaserola. Magmelt tayo ng ating butter. Lagyan natin ng white flour. I-mix. Kailangan natin mag-create ng flour mixture. Medyo marami yung butter, so dagdagan natin ng white flour. Marami pa rin, so dadagdagan ko uli. Paunti-unti yung dagdag ko dahil kapag sumobra, magiging dry siya. So ito yung tamang texture ng ating tomato white flour mixture. Ngayon, lagyan natin ng gatas. Naglagay ako ng 2 full tablespoon ng gatas powder. Lagyan ng 1 cup of water. Warm water yung ginamit ko. Tapos haluin. Ihulog dito sa ating mixture, flour mixture. Check natin yung ating sauce dito. So ngayon lalagyan na natin yung ating karne. Ayan, mix natin. Maglagay tayo ng 1/2 teaspoon na asin. I-mix. Then hayaan natin ito hanggang maluto ang ating karne. Balikan natin itong ating sauce. Maglagay tayo ng mozzarella. Mga 1/4 cup ito. Maglagay rin tayo ng asin. At pagkatapos, haluin natin ito hanggang lumapos. Halo-halo. Halo-halo pa rin tayo hanggang ngayon. Make sure na yung paghahalo nito ay walang bitawan. Okay? Hindi mo siya pwedeng bitawan. Haluin mo lang siya ng todo-todo. Okay? Kung mapapansin nyo po, naging thick na po siya. So, ngayon, stop na natin. Yan, naka-off na po yung ating apoy. Ngayon, keep aside natin to siya. Balikan natin yung ating mixture. At ito, luto na po to siya. Tatanggalin na natin siya sa apoy. At i-keep aside natin. Ayun naman, magpakulo tayo ng tubig. Lagyan ng konting asin. Tapos ng konting mantika. Tapos ilaglag natin dito yung macaroni. Hindi siya makita dahil kumukulo siya ng mahigi. Konti lang yung ilagay ko ng macaroni dahil konti lang yung lulutuin ko. Okay? Tapos itong eggplant naman natin, kalkalin. Kailangan yung kalkalin. Kapag nakalkal nyo na siya lahat, pag natapos nyo na siyang kalkalin, okay, lagay nyo siya dyan, diretso sa ating dish. Tapos mag-scoop tayo ng mixture natin na karne, ilagay natin sa ibabaw. Okay? Tapos lagyan natin ng macaroni. Hindi pa luto yung ating macaroni. Natin dito yung malambot na nating macaroni na pinapakuluan natin kanina. Okay, pagkatapos papatungan natin ng bechamel. Ito yung bechamel na ginawa natin kanina, ha, yung cream. Kapag may magtanong. Okay, ngayon lalagyan natin ng mozzarella sa ibabaw.
voila! Ready na yung ating boat eggplant. So, ilalagay na natin ito sa loob ng oven hanggang mag-brown. So, ito na po yung ating boat eggplant. Tapos na po siya sa oven. So, voila! Salamat sa panunood. Hanggang sa muli!